So what can be better than life? Psalm 63 tells us that God's love is better than life. God's love is better than life. Amang Diyos, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa gawain mo sa dakong ito. Nagpapasalamat kami sa gawain mo sa aming personal na buhay. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa ginagawa niyo sa amin bilang isang kapatiran. Napakabuti niyo sa amin. At sa aming pagdiriwang ng iyong kabutihan, minamabuti namin, Panginoon, na ito'y ituon sa iyong salita. Salita mo na naging dahilan upang magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Salita niyo po na patuloy na nagbibigay ng kulay, ng ganda, ng lakas sa aming buhay. At salita niyo na patuloy naming aasahan sa aming buhay espiritual. Mangusap nga po kayong may kapangyarihan at nawa, Panginoon, sa bawat karanasan ng bawat isa, kayo ang magbigay ng mga personal na kahulugan ng aming mga pag-aaralan. Ang aming pong hinihiling, kayo ang maging tunay na paging tagapagsalita. Ayaw namin makinig sa tinig lang ng aming kapwa-tao, nais namin marinig ang tinig niyo, Panginoon. Gamitin niyo po ang inyong lingkod na daluyan ang iyong pagpapala, maitaas po namin ang iyong pangalan, but be our speaker, O Father. We ask you, by your power and by the Holy Spirit, that you will enable us to unlock the mysteries of your word, the wonders and mystery of the poetry of the Psalms, at makita namin, Panginoon, ang iyong personal na mensahe para sa aming lahat bilang isang kapatiran at para bawat isang tao. Mangusap po kayo, we reject and rebuke all work and powers of evil, and we ask you, Holy Spirit, bigyan niyo po kami ng kaliwanagan. We seek you, Father, confident that you hear as we ask in Jesus' mighty name. God's love is better than life. Binasa na po yan at ating ngayong sasariwain ng bahabahagi. Psalm 63 verse 1. O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My body longs for you. In a dry and weary land where there is no water. So si David actually noon ay nasa desert. At lalong-lalo naman na nakita niya yung kahulugan ng buhay. Sapagkat maraming threat sa buhay sa isang disyerto. There are many poisonous animals. There's no water. There's no food. Not to mention that there are also very dangerous human beings who may be around. Nasa panganib siya. Sumalit siya yung nanalangin sa Diyos. At ipinakita niya ang Diyos. God as object of love. God as object of an interest, which is a very loving interest. Kadalasan po ang ano bang object natin when we think of God, God becomes an object of requests, hingian, hilingan, an object of supply, bigyan nyo kami nito, bigyan nyo kami noon, object ng protection, na i-protect nyo kami, laging giver, giver ang Diyos. But David teaches us another way to look at God and to treat Him as an object of love. Napaka-romantic. Kung tutuusin. So God as object of love was identified. Sabi niya, you, not other gods, not people, not things, not ideas, you are my God. Walang iba. Kayo ang aking mahal, I earnestly seek you. So God as object of love is also sought. Una, in-identify, kinilala na ito ang aking iniibig, itong umiibig sa akin, ito yung object ko. In-identify. Walang iba. Tapos, laging hinahanap. Sabi niya, I earnestly seek you. Pero tayo, kumakanta ng mga hinahanap, hanap kita, di ba? Lalo kung Pasko, hindi naman Diyos yung hinahanap. Tao. Laging hinahanap kita. Nasaan ka ba? Nag-travel ako. I traveled the world. At naghahanap ng pag-ibig ng kapwa-tao lamang. Bagamat hindi naman masama, lalo't yung pag-ibig na hindi bawal. Pero kung tayo marunong ding lang maghanap ng iibigin at ng mag-iibig sa atin, ang Panginoon dapat ang number one. Si David meron nga yung very awkward record na napakaraming inibig at napakaraming umibig. Kay kaibigan, kay mga babae, kay kung sino-sino, naging object siya ng love. Pero hindi siya nabulag ni minsan nun. Hindi niya nalilimutan na ang Panginoon ang kanyang number one love. So God, as object of love, was identified and was also sought. How was the Lord sought? Paano siya hinanap? Una, emotionally.
Sabi niya, my soul thirsts for you. If you want to think spiritually, because soul, pwede. Spiritually, emotionally, hinahanap niya ang Diyos. Gano'n po sa atin karami ang emotionally involved with God? Yung namimiss mo ang Diyos. Pagka hindi ka nakakapagbasa ng Bible, hindi ka nakakapag-church, hindi ka nakakapag-meditate, namimiss mo ang Diyos na tila baga siya isang tao rin na object of love and source of love. But sabi niya, I seek you. My soul thirsts for you. And also, the Lord is sought physically. Sabi niya, my body longs for you. Lahat na ng angle ng pangangailangan, emotional, spiritual, physical, sabi ni David, my body longs for you. Napaka-personal ng relasyon nila. May mukha, may kulay, siguro may amoy yun, merong personalidad, hindi lang parang Diyos, parang espiritu, parang usok, parang impersonal force, power like gravity, kundi personal. God is a person and can be loved personally and can love us personally. Sa pagpapatuloy po ng pagbabasa natin ng Psalm 63 verses 2 to 3, I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory because your love is better than life. So God, as object of love, is experienced. Sabi niya, nakita na kita. I have seen you. I have beheld you. Naranasan kong mahalin ka at naranasan kong mahalin mo. It has been experienced. Hindi lamang hinahanap, kundi natagpuan na rin, kaya patuloy na hinahanap-hanap ang pag-ibig ng Diyos. Psalm 63 verses 3 to 5. My lips will glorify you. I will praise you as long as I live. And in your name, I will lift up my hands. My soul will be satisfied as with the richest of foods. With singing lips, my mouth will praise you. So God, as object of love, is celebrated. Celebrated with praise and singing. Diba pagkain labang tao, kinakanta-kantahan yung mahal niya, inahara-harana nung araw. Tapos dumating yung panahon, papakinggan mo na lang sa jukebox. Alam na niya na siya yun. Siya yung D10 o kung sino man. Pagkatapos ngayon, tinetext-text. Umuso pa yung mga singing cards. Yung ang dami, laging kinakantahan, isine-celebrate kahit iba't iba yung media na ginagamit. Kahit anong medium ang gamitin mo, you celebrate your love with praises and with singing. Kaya nga laging pinupuri na isang tao ang kanyang nililigawan, ang kanyang mahal sa buhay. Sabi niya, I will praise you as long as I live. Napansin niyo ba? I will praise you as long as I live. Hindi as long as I am healthy, as long as I am wealthy, as long as I am happy, as long as I am successful. Hindi, as long as I live. No matter what the condition of my life is. Walang patakaran ang pagpuri ni David sa Diyos. So niya, habang ako'y may buhay, pupurihin kita. Ano pa? God as object of love is celebrated with lifting of hands. Meaning, prayer. Sa kanila kasi, mga simbol yan, nagpe-pray, lifting of hands. And with satisfaction. Sabi niya, my soul will be satisfied as with the richest foods. Gano'ng karami sa atin ang pag nananalangin, sinasabi natin yon, that I am satisfied with you, I have been satisfied with you, O God, and I will be and continue to be satisfied with you. Na parang kung ano ang aking kasiyahan sa pinakamasasarap na pagkain, gano'n ang kasiyahan ko sa iyo, O Diyos. O pag kikipag-fellowship tayo kay Lord, lalo nagpe-pray, imbes satisfaction ang ating i-communicate, lagi na lang kulang. Lord, kulang po ang ganito, kulang ang kanyan, kulang ang ganito, reklamo dito, daing doon. But David was celebrating the object of his love, God himself, with satisfaction. Di ba nakakatuwa na yung tao satisfied? Meron kayong kakantahin, yung mga tao lalapitan ka, ang ganda naman ng kanta, na bless ako. Yung na-satisfy kaysa mag-practice ka pa. O kaya may hinanda ka ang tao na sarapan kaysa sa parang kulang yata sa ganito, kulang sa ganyan. Ang mga anak mo, binibigyan mo ng baon, siya sabi, sobra-sobra na po ito, danay. Bawasan nyo. Kasi satisfied ako. Hindi, lagi kulang, wala bang dagdag, wala bang dagdag. Ang mga tao, laging ganoon, puro kulang, kulang, kulang at kulang.
Kung paano nagrereklamo yung mga anak sa magulang, yun namang asawa, nagrereklamo din doon sa asawa, kulang, kulang ang pag-ibig mo, kulang ang pagtingin mo, kulang ang budget, kulang ang sweldo, puro kulang. So pagharap natin sa Diyos, puro yung kulang, kulang, kulang. David teaches us how to love God and how to continue to love Him to celebrate satisfaction. Kasi alam niyo, pag lagi tayong nagrereklamo, totoo mat hindi yung nirereklamo natin, lumalayo na yung loob natin doon sa pinagrereklamuhan natin. Kasi ang nai-emphasize, yung kulang. Ang nai-emphasize, ang napapadiin masyado, yung kapos. Tayo kawawa naman. So tuloy yung pag-iibigan, hindi nagiging sweet. Isipin nyo, kahit mag-asawa, pag nag-umpisa na magreklamuhan against each other, nababawasan na yung tamis ng kanilang samahan. Ang nai-emphasize, yung negative. Mamaya yan, sobrang lumaki na, naghiwalay na. So God's object of love is celebrated. Ano ba yung mga satisfied tayo talaga? Satisfaction is also a matter of discipline. Satisfaction is not a matter of volume of how much we get, but how much we teach ourselves to learn, to enjoy, and to be happy with, and to be contented with what we get. Some people want to get what they want, and there are people who want what they get. Natututo sila maging satisfied. Sumasaya sila. So God also, as object of love, is remembered and thought of. Inaalala, naiisip. Sabi niya, I think of you all through the night. Naiisip ba natin ng Diyos buong gabi? Sabi pa na ibang version, all through the watches of the night. And there are 4 watches of the night, no? First watch, second watch, third watch, kaya may mga fourth watch. Yung mga magbubukang liwayway na yon, mag-uumaga na. Sabi niya, I think of you. In my bed, I toss and think of you. Pagka ba kayo pabiling-biling sa inyong higaan, sinong iniisip nyo? Kung sino-sino ang iniisip. Misan eh nobyo, misan eh nobya, kung misan eh naisip mo yung asawa mo, kung misan asawa pa ng iba ang naiisip ng iba. Kaya lalong nababalisa. Ang mga kanta nating di na makatulog, di pa makakain. O, umabot ang marami sa inyo dyan, ha? Pero hindi naman si Lord yung iniisip kung sino nagkakaroon ng tagyawat sa ilong. Panaginip ka. Tao yung sinasabihan nun. Pero tingin niyo si David kung paano makipagmahalan sa Diyos. Sabi niya, buong gabi, iniisip ko kayo. At naniniwala ako na hindi lang niya ito bola. Totoo, iniisip niya ang Diyos. I think of you all through the night. Naranasan na po ba natin yan, yung buong gabi iniisip mo ang Diyos? At hindi lang dahil may sakit kayo at inooperahan bukas, Diyos ko po, bigyan niyo ko ng pambayad, sana po magising pa akong muli matapos magkaroon ng anesthesia. Dahil yan nagkaka-anesthesia kadalasan, nagkaka-amnesia, no? Naaalala na ang Diyos pero hingi na naman ang hingi. O reklamo ng reklamo o nasa panganib, naaalala ang Diyos. Pero yung nasa comfort ka of your home, of your bedroom, and you are in the comfort of your bed, and you're thinking of God, and glorifying Him, and thanking Him, and your heart is full of thanksgiving, and you are full of satisfaction. Yeah, Lord, I think of you all night long. Sweet ang relasyon. Psalm 63, verses 7 up to 8. Because you are my help, I sing in the shadow of your wings. My soul clings to you. Your right hand upholds me. So here, God as object of love is recognized. Sabi niya, you are my help. Kayo. Kayo at walang iba. Hindi tulad na naman ang awit ng iba, you are my life. Pero tao yung kausap. You are the sunshine of my life. Tao na naman yung kausap. You are my everything. Kaya pag ginawa natin lagi yan, pag iniwan tayo, anong nangyayari ngayon? Nakatulala, nawawala sa sarili, nakatingin sa lumulubog na araw, kasi tao ang ginagawang number one sa buhay. Can you imagine the disaster that awaits those whose first love are people? Pag ating first and foremost love ay tao, maghanda-handa na kayong umiyak. Kasi iiyak kayo eh. Una, yung taong yan, baka biguin kayo. Baka kayo pagtaksilan.
baka mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Masakit yun. O kaya ang tapat-tapat din sa inyo ng tao, ang buti-buti, ang husay-husay, di lalo niyong namahal, eh biglang namatay. Di iiyak din kayo. Kasi iniiwan tayo ng tao, either ayaw na sa atin, iniwan tayo, o gusto pa tayo pero namatay, eh di nawala rin. Kawawa naman yung tao na ang number one niyang mahal, ang kanyang number one love and lover, ay tao rin. Dapat eh, mga pangalawa, pangatlo lang yan. Una ang Diyos. Bakit? Kasi hindi naman nagtatak silang Diyos kahit kailan. At hindi naman siya namamatay. Minsan lang ginawa ni Lord John, tama na. No? Hindi na mamamatay pang muli at namatay man eh, sandali lang. Kaya nakakatiyak tayo na yung pinaglalaga ka natin ng ating puso, kaya niyang hawakan yung puso natin dahil una, mahal niya tayo, tapat siya, at siya'y makapangyarihan, hindi niya tayo sasadyaing iwan, at hindi rin siya kukuhanin sa atin ng tadhana dahil siya yung Diyos. Yung tao na Diyos ang kanyang number one na mahal, at pinapayagan niya ang Diyos na mahalin din siya, yan yung tao na nakakaranas ng kapayapaan, yan ang tao nakakaranas ng kaligayahan, at yan ang tao na hindi na insecure o natatakot sa hinaharap. Dumating man at umalis ang mga tao sa ating buhay, ang mga Anthony at Cleopatra, ang mga Romeo at Juliet, ang mga Goryeo at Tekla, di ba? Ang mga Rico yan at mga kung sino-sino na Claudine. Stable tayo kasi yung number one natin, hindi natitinag, hindi naiiba, hindi nawawala. Kaya sabi ni David, talagang, your love is better than life. At nararamdaman, nalalaman. So God as object of love is recognized. And then we see here that God as object of love is submitted and clung to. Kinakapitan, sa kanya kumakapit. Sabi niya, in the shadow of your wings, I will rejoice. Marahil naiisip ni David kasi siya ay laking bukid. Yung mga inahing manok na lumilimlim sa kanya yung mga sisiw, safe na safe. Talaga namang hahabulin ka ng inahin na to pagka hinabul-habul mo yung kanyang mga kitik. No? Talagang ipagtatanggol niya, binibigyan niya ng warmth and protection. O baka naiisip niya yung winged creature doon sa Holy of Holies. Na sinasabi niya, in the shadow of your wings, I will rejoice. I feel secure. Nasaan ba yung ating security? Pag dumating yung taong ito, secure na secure tayo. Pero pag wala, na insecure na tayo. Yan ang mahirap kung sa tao umaasa. Pero sabi niya, in the shadow of your wings, I will rejoice. That I will not only enjoy protection, but I will also submit. Yung ba namang napapailalim ka sa bagwe, sa pakpak ng iba, eh submission yon. Sabi, I submit. And because I submit to you, I enjoy your protection and your love. Sabi niya, my soul clings to you, to God. Eh, yung isa na namang kata, with his hands, I will cling to you. Tao na naman yung kakapitan. Mga Pilipino pa naman, ang hilig makinig sa love song. Ang dalas tuloy malungkot. Ang mga Pilipino pa naman, dahil mabubuting loob, kedali-daling mahulog ang loob. Tatlong beses mo lang abutan ng kape, in love na sa'yo. Sa pang-apat na araw at di mo abutan, namimiss ka na. Siya na tong mag-aabot sa'yo habang buhay. Bumalik ka lang. Napakadaling ibigay ang puso. Kaya napakaganda sana yung ating kalooban na ganon, ma-direct, ma-channel sa godliness, na maibigay natin yung ating puso kay Lord, na sa Kanya mahulog ang ating loob, sa Kanya tayo tumanaw ng utang na loob, sa Kanya tayo makipag-ibigan, then we will be the happiest people on earth. Alam nyo kasi umiibig ng lubha sa kapwa-tao, nakakarating yan sa highest point siguro of happiness, human happiness, pero tiyak lulusong din yan sa pinakamalalim na bangin ng lungkot. Because the same person that can make you happy can make you sad. Di ba yung mahal nyo lang naman ang nakakapagpasaya sa inyo, pero yan din ang nakakapagpalungkot sa inyo. Kung yung presence niya nakakapagpasaya, yung absence niya nakakapagpalungkot. Kung yung katapatan niya nakakapagpasaya, ang pagtataksil naman niya, ang ipagluluksan nyo talaga. There's a very thin line between love and hatred. That it is so easy to hate the one you used to love. And it is so easy to destroy the thing that you love.
There's a movie from France, I think, that has a theme song that keeps saying, a man kills the thing he loves. There's a tendency to kill that which we love with too much affection, too much presence, too much control, too much jealousy. Kaya, napakaganda na yung love, mailagay natin sa tamang perspective. Mauna ang Diyos. Diyos muna. Pag nauuna ang Diyos, ang lahat malalagay sa tamang lugar. Pero oras na una yung tao, pati yung pakikipag-ibigan natin sa Diyos, nasa sacrifice. Gano'ng karami na ang young people na wala sa church kasi umibig. Napakarami mga tao, napakainit ng pag-ibig sa church and church work. Nung nagka-inlove in love, nawala na, di mo na nakita. Pinalitan na ng tao ang trono ng Diyos. Sa palagay nyo, kaya sasaya tayo ng ganon? I don't think so. May konting saya, pero ginagarantay ako, malaki ang lungkot. May bayad ang lahat. Nothing is for free. Kaya napakasarap si Lord na lover and friend eh. Kasi yung utang natin, siya nagbabayad. Kaya hindi tayo nagbabayad. Eh kung wala siya sa buhay natin, wala siya sa picture, lahat ng utang natin, tayo ang magbabayad. Kaya napakasarap na ang Panginoon number one sa ating buhay. My soul clings to you. Sabi. What are the fruits of having God as object of love or as lover? Psalm 63 verses 9 up to 10. They who seek my life will be destroyed. They will go down to the depths of the earth. They will be given over to the sword and become food for jackals. So anong unang-unang nagiging bunga kung ang Panginoon ang number one nating love at mahal natin siya at nakikipag-ibigan tayo ng malapit? Protection from one's enemies. Destruction of one's enemies. Especially protection from other objects of love that can frustrate, damage, destroy, or kill. Ang mga young people naman, pag pinagsasabihan mo, akala mo ka kontrabida sa kanilang kaligayahan. Dapat isipin kasi wala namang pagsisising nasa una. Kailangan nakikinig talaga sa nagpapayo. Eh ano naman ang kinalaman nun? Kasi kadalasan, ang number one ang kalaban ng ating kaligayahan eh hindi ibang tao, sarili natin. Tayong humuhukay ng ating paglilibingan. Kaya ang sabi, those that seek my life will be destroyed. And siguro, parenthetically, even I am the one seeking my life, trying to destroy myself because of my foolishness. That will be destroyed too. Pagka inilalapit ko ang aking kalooban sa Panginoon, kasi naikokorek ako eh. Alam niyo yung lumalapit sa Panginoon, hindi lang naman yung Panginoon as God yung nilalapitan natin. Nalalapit din tayo sa kanyang mga spokespersons. Nalalapit tayo sa mga tagapayo, sa mga umaawit, nananalangin, nagsisermon, nagtuturo, na-expose tayo sa maraming bagay that can equip us to make good judgment. Therefore, we get protection. At sabi dito, God destroys my enemies. Why? Kasi malapit ako sa Kanya. What happens? Church, are you listening? What happens if God destroys your enemy pero nakayakap ka sa enemy mo? Oh, damay ka. Kaya lumalayo tayo doon sa enemy natin. Di natin iniibig yon. Halimbawa, pinatamaan ni Lord ng kidlat ang lahat ng nagda-drugs, baka kasali tayo. Halimbawa, nilunok ng lupa ang lahat ng nangangalon niya. Oh, makakaahong ka pa ba? Baka mas malapit ka na doon sa Russia kaysa sa Pilipinas, sa lalim ng pinagkalibingan. Ang problema kuminsan sa mga tao, sinasabi natin, Lord, destroy the devil, destroy the enemy, destroy evil. Ay, yung pala, kasakasama natin. Kaya sa Sodom at Gomorrah, nung papaulan na ng apoy ang Sodom, anong ginawa ng mga anghel ng Diyos? Inilikas nila itong si Lot at ang kanyang pamilya kasi kasama nung mga pauulan na ng apoy. That's why we should not live in Sodom. And we should not interact closely with Sodomites because when they receive judgment, baka nandun din tayo. Madamay tayo. Maybe not fully, pero sunog-sunog ang buhok mo, pasapasa ka, nasaktan ka rin. Kaya dapat clear sa atin, ito yung love ko si Lord. I will hate whom He hates. And He hates evil. He hates sin. He
He hates Satan, therefore I will hate anything that has anything to do with evil. Dahil mahal ko ang Diyos. Hindi ba isang malaking kataksilan na may asawa ka, pagkatapos may kalaban siya at kaaway, tapos lagi mong kasamang nagmemeryenda, kasama mo lagi nagpapahinga, nagpapasyal, eh kalaban ang mahal mo sa buhay? Kaya dahil mahal ko ito, kakamuhian ko yung kinakamuhian niya. So that when God has to destroy my enemy, God will not have to hesitate because I'm far and I'm safely far enough. Ano pa? Sabi ng 63 verse 11, but the king will rejoice in God. David referring to himself. All who swear by God's name will praise him, while the mouths of liars will be silenced. A wonderful, wonderful song or poem. Psalm 63. At ano pa ang fruit of having God as object of love? Rejoicing. Sabi niya, but the king will rejoice in God. Tanong, kung walang rejoicing sa buhay ng isang tao, anong wala? Anong kulang? Kulang yung love affair with God. Because our love affair with God brings about rejoicing. So pwede nating i-assess ang sarili natin. Meron ba akong strong and beautiful love relationship with God? Tanong, may rejoicing ba ako? Kung wala, edi kulang siguro yung love life ko. Love life with the Lord. God's love is better than life. God as object of love, as giver of love, and as lover, must be identified, sought, experienced, celebrated, remembered, recognized, submitted, and clung to. Each of those which we have already discussed. Need I say, brothers and sisters, love God. Gawin yung personal, hindi lang para siyang hangin, para siyang ulap. Mahirap namang mahalin yun. Gawin natin yung personal. Sapagkat ang Diyos may emosyon, nagmamahal, nadinibugho, hinahanap-hanap din ang tao, mahal tayo, gusto makipag-fellowship with us. Kaya ang sinasabi, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Nung una, hindi ko yan masyadong naiintindihan. Sabi ko, napaka-egotistical naman ang Diyos. Siya na lahat ng number one sa lahat ng tao. But then I realized that whoever is number one in your life can hurt you. But God, if He is number one, will not hurt us. Whoever is number one in your life can make your life meaningful or can destroy the meaning of your life. And God will never destroy the meaning of our lives. Gusto niya maging number one para i-protect tayo sa mga harm na pwedeng gawin ng number one kung yung number one na yon ay hindi Diyos. Kaya kung yung mga tao, number two, number three, dumating at umalis sila, magkamalit hindi, nalulungkot tayo, nasasaktan, pero manageable. Because our number one is still there. Meron pa rin tayong center. Meron pa rin tayong force that holds us. Kaya dapat mauna ang Diyos sa lahat. Romans 8:35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? And then goes on to 38-39. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Hindi mapapahiwalay ang sino man kay Jesus kahit kailan. Walang kapangyarihan na makapamamagitan sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. At yan ay marapat suklian, marapat na i-develop ang pakikipag-ibigan natin sa Diyos. Alam nyo, yung theology, developed na yan sa marami eh. Yung memory verse, developed sa ilan sa atin. Yung pagiging parang pariseo sa righteousness, developed sa iba yan. Even the gift of giving, developed sa mangilang-ilang tao. Yung gift of charity, yan, highly developed even in some congregations. But there's one thing that really need to be focused on for development, and that is falling in love with God.
So ang ating challenge, brothers and sisters, fall in love with Jesus. And keep falling in love with Him over and over and over again. Ang pag-ibig ay hindi automatic na nangyayari, na nauulit. Ang pag-ibig ay manual. Tinasadya, tinatrabaho. Kahit sa mag-asawa, hindi ko mo tumatagal ang pagsasama, lalong nagmamahalan, marami naghihiwalay. Ibig sabihin, love is not on automatic. It must be renewed day by day, moment by moment, second by second. There must be a conscious effort to love. And there must be a conscious effort to allow others to love us. At dapat gawin natin yun sa Panginoon. Makipag-ibigan. God as person. God as person. That's important. Napakahalaga when we celebrate anniversaries of churches, anniversaries kung kailan tayo na-save, kung kailan tayo na-born again, ang tinitingnan natin, hindi lang yung maraming taon, ilang taon na ba nagbibilang tayo ng mga taon, hindi yon. Gano'ng kalalim na ba ang pakikipag-ibigan natin sa Panginoon? Lumalim na ba ng lumalim o bumabaw pa? Yung iba, sa halip na lalong sumidhi ang pag-ibig sa Diyos, nanlamig pa, nawala pa, hindi na nga umasenso, umatras pa. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Let's bow before the Lord and think about these things. Because God's love is better than life, how else can our love life with God be improved? I will challenge each one of you to be silent. Manahimik tayo sa presensya ng Diyos. At makipagniig tayo sa Espiritu. Magpasuri tayo sa Kanya kung tayo ba'y nakikipag-ibigan sa Diyos o naglilingkod lamang nang wala namang love o naglilingkod dahil merong pag-ibig.